Well, hello, good day once again, and I'm back. This is Owell of Insectivines PH, and for today's video, ayun, just yesterday, nanalasa yung si Bagyong Paeng dito sa may parte ng Southern Tagalog, kung saan kasama kami, and yeah, we're under signal number 3 yesterday, and nung bandang hapon, medyo malakas talaga. So ngayon, we're just going to check the garden, our mini garden. Curious siya, update kung ano yung nangyari dun sa garden just yesterday. But yeah, I believe naman that these plants did nepenthes and medyo matitibay siguro sila. Kaya also, yung mga nepenthes kasi, medyo mahirap ilagay sa loob ng bahay kapag if there's a typhoon. Kaya nandun na talaga sila sa garden. Yung iba, hanggat kaya kong ibaba, nilagay ko sa baba. Pero the rest of them, yun, nandun lang sila sa lugar na sila kasi hindi naman sila kasya doon sa bahay. So ngayon, just kung sa kanya, medyo mahangin pa actually ngayon. Pero yeah, medyo may konting damage din to some of the plants. Pero and hopefully, I'll get recovered. And siguro yung mga naputol, it'll be some cuttings na lang. So, yun lang. Yun lang din yung kagandahan when it comes to nepenthes as carnivorous plants. Kasi, don't worry if maputol mine. Hopefully, they grow back. And yun, magkakaroon din ng mga cuttings for sure for those na medyo nasira. So, ngayon, just going to tour you around sa area. Yeah. So, kung mapapansin nyo agad, in this part, there is a na putol na puno kasi there's a tree nearby dun sa, beside dun sa nursery. So, this is what happened. Ayan, nahati siya into two. So, ito natumba siya gawa siguro ng malakas na hangin. And, todo rin yung ulan kahapon. So dito sa kabilang side, you'll notice that yan yung nursery, yan yung mini garden ko ng mga nepenthes. Pero currently, yan, some of them nilagay ko sa baba and ito, sa baba lang. So, tumumba kasi itong puno na ito dun sa mismong greenhouse. Although may mga damage na nepenthes, check natin sa loob. Pero most of them are okay naman. So, no need to worry, and buti na lang hindi ka grabbing bugs. Although malakas din siya since it's severe at yung category niya, severe tropical storm. Pero yun, just going to check. Let's go! Tara, check pati sa loob. Yun, so these are some of the nepenthes na nasa baba. And yung iba. And ito yung puno na tumumba dun sa mini garden. Ay, sorry. So, ayan, going inside naman ng greenhouse, medyo okay naman. Thanks dun sa, ito, this metal frame here. Ito yung medyo sumangga dun sa puno na natumba. Although, some plants here, medyo may mga damage, medyo naputol yung iba, yung mga tulo. Pero most of them are okay naman. Buti na lang hindi talaga ganun ka sobrang lakas nung typhoon. So yun, and yun, ito siguro mayroon dito na bala yung dulo. Yun, and luckily, some of the flowers are still intact. So yung mga ibang nakasabit sa taas, so natanggal din yung ibang net. Ayan, nasa baba lang. So so these are some. So mapapansin nyo doon sa kabilang side. Ayan, medyo nasira din yung ibang net. Pero in general, almost okay naman lahat, I think.
So, yan. So, I think the damage naman is a bit of medyo worried. So, some of the plants, or most of the plants, actually, binaba ko lang sa ground para hindi masyadong ma-damage. Pero yung iba, kasi hindi naman kasa sila sa ground lahat, I let them stay dun sa mga sabitan nila. And, yan. Buti na lang, kahit medyo malakas yung bagyo, they're still safe pa rin. Siguro medyo nakatulong din yung shade na ipo-control yung hangin. I think, ganun. Pero, yun. Kasi yung ibang shade net na-damage din. So still lucky na ganito na lang, still blessed na yan. So yan, and again, the good thing about kasi ni Pentes, since di mo nga sila pwedeng dalhin sa bahay para i-cover or save, especially if ganito kadami yung mga ni Pentes. Well, actually, sa forest naman, yung natural habitat nila, siguro pinabagyo din sila, and they have their own way to cope up kapag yun, may mga ganitong klase ng bagyo. Kaya I think matitibay naman sila, and kapag may mga naputol, siguro what I'll be doing is cut na lang din and try to make some propagations out of it. So yun po. So this is the update after the Typhoon Paeng. Some trees yun bumagsak pero still looking good. So yun, and that's the greenhouse update after the Typhoon Paeng. So again, see you in our next videos. Pero ito muna sa ngayon, and siguro in mga next videos na rin, more on about plants na rin, and some tips. So if you want some videos na tungkol about the Pentes, you can comment down below if iniisip yung topic or question that you want to know about growing this kind of plants, carnivorous plants. You can just comment, and we'll see. We'll try to check if yun, makagawa tayo. So yan na yan. Mas again, maraming salamat po, and stay safe to all, and hopefully everyone is okay after Typhoon Paeng. Although medyo maraming affected na areas, but hopefully good. Just like the Ni Pentes, magka-recover na soon dito sa kalamit. So yun, maraming salamat, and once again, this is Owell of Insect Divines PH, and kung pa kayo nakasubscribe, kindly subscribe na po dito sa aming YouTube channel. Thank you, salamat po.